Gumawa ako ng DIY budget-friendly na cake at dito sa rice cooker lang namin niluto. Yes, you heard it right, sa rice cooker lang po. Di pa kasi namin afford bumili ng oven. Nag-request kasi si Dada ng ube cake. Sabi ko ako na lang gagawa. Kinemerut cake butcher. Pero dapat kahit kinemerut cake, dapat pasok sa panlasa natin at tunay na cake naman. Napag-aralan ko lang pala to sa YouTube University 2 years ago and nakailang beses na akong gumawa nito kasi successful naman at saka masarap pa. Ayan, kinumbine ko lang pala yung egg, butter at saka yung ube na condense. And then syempre mix. And then isiset aside natin ito kasi magagamit natin later. Sa cake base naman, 2 cup ng all-purpose flour yung ginamit ko. Pagkatapos, naglagay ako ng 1 cup na sugar. Nasa sa inyo yan kung gaano katamis ang gusto nyo. Pagkatapos, nilagay ko na yung 1 tablespoon na baking soda. And then mix. Dapat i-mix natin ng maayos. Pagkatapos, ihahalo na natin yung sinet aside natin na ginawa natin kanina. I-mix well lang natin pero hindi tayo mag-overmix. Naglagay na rin pala ako ng 1 cup of milk pero optional yan kung gusto nyong lagyan or hindi. Pero medyo bet ko kaya naglagay ako. Sa pag-mix natin, dapat ma-achieve natin yung ganitong consistency. Pagkatapos sinanda ko na yung rice cooker pan, non-sticky pala yung rice cooker namin. Pero kung hindi non-sticky yung gamit nyo, maglagay kayo ng mantika. So ayan, naglagay lang ako ng konti para siguradong-sigurado. Para siguradong hindi didikit, ganon. Natutunan ko lang din to dun sa isang vlogger. Pagkatapos daw ilagay, itaktak daw para mawala yung mga air. Syempre, ilalagay na natin sa ating rice cooker. Pwede naman yung old na rice cooker or yung traditional na rice cooker ang gamitin nyo. Umabot ata ng 1 hour 20 minutes ko niluto to. Dapat pala 1 hour lang kasi tignan nyo medyo sunog na siya. Pero okay lang yan kasi stripe naman natin yung cake. Tignan nyo yung rice cooker namin, hindi siya dumikit. Bali, tinanggal ko lang pala yung gilid-gilid niya. Isa-side aside natin to kasi kakailanganin natin mamaya. Yung panga-icing ko pala is Nestle cream or all-purpose cream kasi ito yung mga natira or meron sa ref namin. Pwede rin naman kayong gumamit ng butter or yung white egg pero mas prefer ko kasing gamitin to kasi ito lang yung meron. O baka want yung tong Scarlet mixer ko. Nasa 300 plus lang to, nabili ko sa Shopee. Lalagay ko na lang din sa comment section or caption yung link para if want to buy kayo. So ayan, dahil okay na yung magiging icing natin, naglagay lang ako ng konti dito sa may pipe bag. Tapos itong cake, hinati ko lang siya sa 2 kasi lalagyan ko muna ng icing dito sa may gitna para medyo may thrill char. Ayan, hindi ko na pala inistripan dito sa upper ng may cake kasi soft na kasi siya. Sayang din naman kung tatanggalin ko. Pagkatapos, nilagyan ko na ng mga icing. Ganun. Medyo mahirap lang talaga magpalitada kasi hindi tayo tunay na baker. Kinemerut baker tayo, char. Or filingerang baker. Pero at least may kaalaman, o diba, char? Ube cake sana yung ilalagay ko dito sa may baba. Kaso inubos na nila yung sinet aside ko kanina. Kaya buti na lang meron itong sprinkle. Binili lang to ng kapatid ko sa may palengke. Nasa 10 pesos lang. Gagamitin sana namin sa scramble. Dahil masyadong plain itong cake, naisipan kong ilagay na lang yung ube condense na natira kanina. Gumamit lang pala ako ng kutsara para pang flatten. And ito na yung finished product. Tadaan! Char! O diba, naka-achieve tayo ng ganito sa murang halaga lamang. At dahil marami pa namang natirang icing kanina, nilagay ko na lang dito sa may baba ng may cake. O mare, pwede ka nang mag-DIY kahit nasa bahay ka sa murang halaga. Kayang-kaya mo tong gawin. At dahil love na love ko kayo, i-share ko na rin tong nilalaro ko na pwedeng kumita ng pera. Diba naka-receive ako ng 480 pesos nung napatay ko yung fish da. 2 beses pa. O diba, san ka pa? Tour game pala ito mga mare at nasa comment box ko lang yung link kung gusto nyong i-download. Pakarami kang pwedeng laruin dito mga mare, hindi ka magsasawa. Then pwede kang mag-cash in at mag-cash out. Pero ngayon, ituturo ko muna kung paano mag-cash in. Siyempre, kiklik nyo lang yung plus sign and mapupunta na kayo dito. Mamimili lang kayo kung magkanong gusto nyong i-cash in. Meron ding instruction kung paano mag-cash in. Yung how to cash in, pindutin nyo lang yun. At sa cash out naman, i-click mo lang yung cash out. And then, ilalagay mo lang kung magkano yung gusto mong i-cash out. And syempre, dahil GCash ang payment method natin, ilalagay mo yung GCash number mo at saka yung GCash name mo dito. Kikita mo rin dito sa may settlement record yung mga na-cash out mo na pera. Kagaya sa akin, yan yung mga recent na na-cash out ko ngayong week at nung last week. Then, pwede ka rin kumita dito na walang nilalabas na pera. Punta ka lang dito sa may agent and titignan mo lang yung mga details. Ito yung mga agency commission. Simple lang yung gagawin mo. I-copy mo lang yung may invitation link and then pwede mo din tong i-share sa inyong kaibigan, kapitbahay. 2 pala ang paborito kong laruin dito sa my tour game. Itong Machine Fruits. You can see nanalo tayo ng 88 pesos kaya naglaro ulit ako. Medyo nakaka-addicto minsan. As you can see, nanalo ulit tayo ng 55 pesos. San ka pa? Syempre, hindi pwedeng hindi natin laruin itong crazy fishing. Magpapatumba ka lang ng mga fishes dito and then pag napatumba mo sila, mas meron kang
makukuhang coins kagaya ko. Ayan, nakakuha ko ng 480 pesos. So, yun lang. If want nyo, nasa comment box ko yung link para ma-download nyo.